Kung ang hanap ninyo ay happy place na pantanggal ng inyong stress, abay, isang lugar lang ang may all-in na ganyan. Ang Session Road sa City of Pines, Baguio. Rain or shine, abay, wala pala talagang kupa sa sigla ang kalsadang Session Road. Alam niyo ba kung bakit? Dahil dito pala matatagpuan ang mga astig na mga artist at mga world-class talented Pinoys na libreng nagpapasaya sa madlang people. May chalk artist, may arm wrestler, sikat na street photographer, bumibida lahat at nagpapakitang gilas. Ang dami pang kainan na masarap. Handa na silang magpasikat dahil ito ang kanilang mga pasabog sa Session Road. Tag-ulan man o tag-init, long weekend man o hindi, ang Baguio City pa rin ang destination na favorite puntahan ng marami. At kapag when in Baguio, bumibida pa rin ang masasarap na pagkain, mainit na kape at mga aesthetic na mga puntahan. Dahil ang Session Road, ang business at commercial center sa City of Pines. Perfect para sa malamig na panahon ng mainit na kape dito sa Balay Studio Cafe na proud coffee beans from Benguet Province. Favorite tambayan ito ng mga millennials. Bestseller dito ang kanilang espresso, butterscotch at caramel. Meron din silang mga pika-pika tulad ng yummy nachos at real fries. Kung on-the-go food naman ang hanap mo, sabayan mo ang iyong pamamasyal habang kumakain ng gourmet fried rice na ito. At ito ang marker na patunay na dito pala sa Baguio City ang kauna-unahang lokasyon ng pamahalang Amerikano dito sa Pilipinas noong panahon ng kanilang pananakop. Kasi ang Baguio pala ay binuo at itinaguyod ng mga Amerikano para maging puntahan ng mga miyembro ng kanilang gobyerno tuwing summer o tag-init simula noong 1904. Ang mga nasirang building sa kalsada ng Session ay muling inayos ng mga Amerikano. Mas pinaganda ito para maging tourist attraction. At ngayon, talaga namang dinadagsa pa rin ng mga tao ang Session Road. Noong 2017, pinarangalan pa ng UNESCO ang Baguio bilang isa sa 64 na bansa na creative city. Itong mga performers po natin, dumadaan din po sila sa screening. So we have a screening committee for that. And in a way, na-mentor din po sila on how they do about it. Para din po, matutulungan din po sila na ma-enhance more yung mga performances nila. Rain or shine, talagang pinupuntahan ng mga turista itong Session Road dito sa Baguio City. Pero alam nyo ba na hindi lang mga masasarap na kainan o tsanggian na murang bilihin ang dadayuhin ninyo dito? Kasi meron din palang bumibida dito sa mga kalye ng Session Road ng tinatawag nilang mga street personalities na rumarampa dito at nagpe-perform sa mga kalye ng Session, nagbibigay kulay at sigla dito sa City of Pines. Bilang suporta sa mga lokal na artist at performers ng Baguio, tuwing Linggo, sinasarado ang kahabaan ng Session Road. Ito ang parte ng Session Road na isinasara tuwing Linggo para mapagbigyan ng mga street personalities na magbibigay ng saya, sabay kikita na rin kahit paano. At ayan na si Althea Mavi Salazar, ang kilalang street chalk artist sa kalyeng ito na okay lang sa kanya na buhusan ng ulan ang kanyang mga obra maestra. Chalk art, pinasikat noong 16th century ng mga Italiano. Sa Italia kasi ang sentro ng mga Madonnari o mga street artist. Dito sa Pilipinas, iilan lang ang gumagamit ng ganitong klase ng art. Isa rito si Althea na nakatira pa sa La Union. Dumarayo sa Baguio para maipakita ang kanyang obra. Marami akong nai-inspire na mga bata
lalo na yung mga maliliit, mga elementary, kilala nila ako lahat. So, ayun po, yun yung pinaka nakakatuwa, yung nakikita ko ng mga bata sa TV, sa TikTok, sa iba't ibang platform of social media. Nakitaan ko siya ng potential na, uy, pwede itong maging niche, sabi ko. Eh, as a content creator, ganun yung mga hinahanap natin. Kaya sinabi ko sa kanya na, gawin natin to, sabi ko sa kanya. And sabi niya, sige, punta tayong Baguio. Ayun, nangyari. Graduate ng Fine Arts si Althea. Mula sa pagiging hobby sa pagguhit, ngayon ay kumikita na rin siya. At ang pag-akyat niya kasama ang kanyang boyfriend na si Wesley sa Baguio tuwing Linggo ang nagsisilbing training daw niya na para mas maging mahusay sa ganitong larangan. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako Soap. Sa sports naman tayo, ang arm wrestling naman na nagmula pa sa ancient Egypt noong 2000 BC ay naging organized sports noon lang 1952 sa Petaluma, California. Hanggang sa nadala ang kompetisyon na ito sa India noong 1970. Hanggang sa naging isa ang India sa mga bansang nagtatag ng World Arm Wrestling Foundation. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa tayo kilala sa sports na ito. Pero ang mga taga-Baguio, unti-unting gumagawa na ng pangalan sa arm wrestling. Siya si Gilbert Hispano Jr., ang isa sa mga arm wrestlers ng Baguio City. Late bloomer daw siya sa larangang ito. Noong December 2021, may tournament sa La Trinidad po. Dali-dali po agad akong nag-training para makasali doon. Sa paghahanda sa mga kompetisyon na kanyang sasalihan, ang Session Road daw ang mistulang naging training ground ni Gilbert. Ang mga dayuhan dito ang nagsisilbing sparring mate niya. At alam niyo bang may paandar pa siya? Kung may makakatalo sa kanya ay bibigyan niya ng malaking halaga. Tinry namin na punta dyan yung table, tapos palaruin lang ng palaruin yung mga stranger hanggang para matuto po sila sa larong to. Kasi hindi pa po talaga sikat tong arm wrestling . Ngayon pa lang po sumisikat. Tapos nabalitan po namin na isasama sa palarong pambansa. Kaya mas todo training po. Kaya nung nasa session na po kami, medyo malakas na po. Malakas na kaya kahit bodybuilder na po yung nakakalaban. Alam na po namin kasi technique, may technique din po kasi dyan. Maliban sa napapalakas ni Gilbert ang kanyang braso sa ginagawa niyang ito, nagkakaroon din daw siya ng mga bagong kaibigan sa Session Road. At sa katunayan, dahil sa gimmick nilang ito, mayroon na siyang mga estudyante ngayon na gustong matuto din ng arm wrestling. Nung nalaman ko na nagkakaroon sila ng event dyan sa Session Road, na sila Gibo rin ang nag-organize, parang sa una nakisali lang ako until eventually, parang win-welcome naman nila ako, tapos tinuruan na nila ako ng iba't ibang mga techniques. Ang Arm Wrestling Philippines Cordillera Chapter, isa lamang ang hangad ang mairepresenta ang ating bansa at makilala na magaling din tayo sa palakasan ng braso. Instant fame naman ang pwedeng makuha habang naglalakad-lakad sa Session Road, lalo na kung pangarap mo ay maging isang modelo. Pero kung tingin mo suntok sa buwan, huwag nang mag-aalala dahil baka isa ka na sa mapipili nilang kuhanan. Sila ang Team Carl Pataksil Films. 1850 nang pasikati ng French photographer na si Charles Negra ang street photography. Malimit na subject niya ang mga nagtataasang building sa Pransya, mga tindahan at maging mga mangangalakal dito. Noong 1889 naman, nadala ng mga Amerikano ang street photography sa Pilipinas. Focus ka lang sa snake. Yeah, it's good.
Sa ngayon, muli na namang naglalabasa ng mga street photographer dahil na rin sa makabago ngayong teknolohiya. Gamit ang kanilang photographer instinct, nakakahanap talaga sila ng magiging star nila sa araw na yun at mismo sa Session Road. Noong una po, mahirap. Marami kaming rejection na nararanasan. Minsan napapahiya po kami, minsan hindi po kami pinapansin. Pero eventually, dahil nakilala na rin po yung pangalan namin, minsan alam na nila. Minsan sila pa yung pumuporma para mapansin po namin. Masaya generally, tsaka mas uplifting siya when it comes to approaching other people, strangers rather. Mas na ko-convince din sila na sumama sa amin. Dapat silang kabataan mula sa iba-ibang larangan. Nagsama-sama para makapagbigay ng ngiti sa mga bumibisita sa Baguio. Hindi sila nagpapabayad sa kanilang mga napipiling kuhanan. Sila pangaraw ang nagbibigay ng token. Ang naging secret ng team namin is consistency. Dahil tuloy-tuloy lang po kahit bumabagyo, umuulan, nagpa-find time pa rin po kami para humanap ng taong i-feature rin namin at bibigyan ng opportunity. Maliban sa oportunidad na ibinibigay ng LGU ng Baguio sa kanilang mga artist, nabibigyan din nila ng pagkakataon ang mga turista na makapaglakad-lakad sa kahabaan ng kaling Session. At ang pinakamahalaga dito ay nasusuportahan nila ang mga lokal na negosyo sa Baguio City. Huwag tayong maging dayuhan sa sariling bayan. Atin munang tangkilikin ang sariling atin. Mula sa produkto, pagkain hanggang sa pagsuporta sa mga talentadong Pinoy. Maging proud tayo sa kanila. Tulad ng pagpapahalaga sa pagka-Pilipino ng mga natatanging street personalities na puno ng pasabog dito lang sa Session Road sa Baguio City. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!